Kumusta po kayo, mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Ang taon ay 2007. Nangyari ang pinaka nakakatakot na karanasan ni Maricel. 13 taon siya nang maganap iyon. Lumaki si Maricel sa isang probinsya sa Kabisayaan. Dalawa lang silang magkapatid at siya ang bunso. Masaya silang namumuhay kahit pa nga may kahirapan pagkat pagsasaka lang ang tangi nilang inaasahan. Nasa unang taon niya noon sa mataas na paaralan. Ang kuya naman niya ay pansamantala na munang huminto pagkat lagi din kasing lumiliban sa paaralan upang tumulong sa kanilang mga magulang. Ayon kay Maricel, nang minsang pauwi siya ng bahay mula sa kanilang paaralan, ay nakaramdam siya ng tila mayroong sumusunod sa kanya. May kalayuan kasi ang kanyang paaralan mula sa kanila. At dahil sa bundok sila nakatira, ay marami siyang madaraanang lugar na masukal. Nang tanging mahawan lang ay ang mismong daanan. Dahil sa kanyang naramdamang iyon, ay nagmadali siya sa kanyang paglakad. Nalalo pang nakadagdag ng takot sa kanya, nang sumagi sa isipan ang kumakalat na balita tungkol sa aswang na agresibo daw na gumagala sa kanilang lugar. Nang maisip niya iyon, ay sinamahan na niya ng pagtakbo ang ginagawa niyang paglakad. Lalo na makarinig siya ng mga pagkaluskos sa kanyang likuran na tila mabilis na lumalapit sa kanya. Idagdag pa na ng mga panahon na iyon ay padilim na. Kaya mas binilisan pa niya. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang kanyang kuya na isinusuga ang kanilang kalabaw. Kaya mabilis niyang tinawag ang atensyon nito. Nang magkalapit na sila, ay tinanong siya nito kung bakit siya tumatakbo. Sinabi naman niyang ayaw niya kasing abutan ng dilim. Matapos iyon, ay sabay na silang umuwi sa kanila. Pagdating nila sa bahay, ay malapit na ring matapos sa paghahanda ng kanilang hapunan ang kanyang ina. Kaya ilang sandali lang, ay kumain na sila ng hapunan at maagang nagpahinga. Nang sumunod na araw, pagkagaling ni Maricel sa kanyang paaralan, ay nabutan niya ang kanyang ama na nakahiga sa papag at inaasikaso iyon ng kanyang ina. Nilalagnat ito. Kaya kinabukasan, ay di muna pumasok sa paaralan si Maricel at sinamahan niya ang kanyang ina. Dinala nila ang ama sa isang doktor sa bayan. Pagkat iyon ang pinakamalapit. Sinabi ng doktor na may hika daw ito at maraming plema sa baga. Kaya nahihirapan itong huminga. At iyon din ang sanhi kung bakit ito nilalagnat. Neresetahan ito at sinabing huwag sila mag-alala pagkat gagaling na ito. Bago sila umuwi, ay kanila munang binili ang gamot na kailangan ng kanyang ama. Nang pauwi na ay inabangan sila ng kanyang kuya sa kanto at pinasakay sa kalabaw ang kanyang ama upang hindi ito mahirapan dahil malayo pa ang lalakarin pauwi sa kanila. Pagdating sa bahay ay kanilang pinunasan, pinakain at pinainom ng gamot. Hinayaan na nilang makapagpahinga ito. Nang maghahating gabi na ay bumangon si Maricel upang umihi. Kinilabutan siya sa pag-alulong ng kanilang aso. Kaya agad niya itong sinaway. At dahil nasa labas ang kanilang palikuran, ay nagsindi pa muna siya ng lampara. Paglabas niya ng bahay, ay may kung anong malakas na hangin na dumaan
sa ibabaw ng ulo niya. Dahilan para mapunta ang buhok niya sa kanyang mukha. Dahil sa takot na naramdaman sa halip na pumunta pa sa palikuran, ay ibinaba na lamang niya ang kanyang ibabang panloob at doon na umihi sa harapan ng kanilang pintuan habang nakabukas iyon. At mabilis na siyang pumasok at bumalik sa kanyang higaan. Na mga alas 4 pasado na ay nagising sila ng kanyang kuya nang marinig ang malakas na palahaw ng kanilang ina. Mabilis silang napabalikwas at bumangon. Pagpunta nila sa kwarto ng kanilang magulang ay nakita nilang yakap-yakap na ng kanilang ina ang wala ng buhay nilang ama na nakalaylay na ang mga kamay nito sa sahig. Gulat na gulat sila pagkat hindi talaga nila inaasahan iyon dahil ang sabi ng doktor ay gagaling na ito at ang buong akala nila ay simpleng ubo lamang ang dinaramdam ng kanilang ama. Halos hindi sila makapaniwala sa nasaksihan nilang tagpong iyon. Tumulo na lamang ang luha ni Maricel nang hindi niya namamalayan at hindi alam ang tunay na dahilan kung bakit bigla ang namatay ang kanilang ama. Nang unang gabi ng burol ay halos mapuno agad ng tao ang kanilang bahay at bakuran sa dami ng nakiramay. Maagap ang mga taga roon sa kanilang lugar sa mga ganoong pagkakataon na makikita mo talaga ang agarang pagdamay. Isang katangian na sa probinsya mo lang mamamalas na halos lahat ay pumupuntang talaga at dumaramay. Ang iba pa nga dito ay nagmula pa sa ibang bayan na kapwa kaanak ng kanilang ama at ina. Kaya dahil malayo pa ang mga uuwian, halos nagpaumaga na ang mga ito. Pero bago iyon, na mga pasado alauna na ng madaling araw, ay umalulong ang kanilang aso na ikinagalit ng karamihan na nasa lamay. Na halos sabay-sabay pa nga na napaantanda ang mga taong naroon at napabulalas ng Mariosep. Lalo na ang mga matatanda na kumukutam-kutam pa ang mga labi dahil may mga binibigkas ang mga ito ng pabulong. Nasabi ni Maricel ay pangontra daw iyon dahil may nararamdaman silang aswang na umaali-aligid sa kabayan. Maya-maya, isang binata ang nagtatakbo at sumisigaw ng tabang na ang ibig sabihin ay saklolo pagkat may naaninagan daw ito sa isang puno sa likod bahay nang mapatingin siya dito nang humapay ang mga sanga. Kaya mabilis namang nagsitakbuhan ang mga nasa lamay ngunit wala na silang nakita. Usap-usapan sa lamay ang biglaang pagkamatay ng tatay ni Maricel. Halos di kasi sila makapaniwala. Ngunit nang mapag-usapan ang sinasabi ng binata at nang ikinuwento ni Maricel ang naramdaman niya, noong gabi bago namatay ang kanyang ama, ay may ilang nagsabi na baka inaswang ito. Pero sa kabila ng usap-usapang iyon, ay wala naman silang nagawa pa. Kinaumagahan ay may ilang mga kaanak ang natira sa kanilang bahay upang tumulong sa mga gawain maging sa mga ginagawang pagliligpit. Na mga bandang magtatanghali na ay dumating ang doktor na sumuri sa kanyang ama. Pumasok ito sa kanilang bahay at nakiramay din. Kinausap sila nito kasama ang kanyang kuya at ina. Sinabi niyang ikinalulungkot niya ang nangyari sa biglaang pagkamatay ng kanilang ama na kahit daw siya ay kanya iyong ikinabigla. Matapos maipaabot ang kanyang pakikiramay at makapag-abuloy ay sandali pang nanatili ito doon. Naupo, nakisalamuha at nakipagkwentuhan sa mga taong naroon. Matunog kasi ang usap-usapang may balak itong tumakbo sa darating na halalan. Ilang sandali pa ay lumapit ang isang tiyahe ni Maricel sa kanila ng kanyang ina. Sinabi nito na nang may kukunin siya sa kanyang bag ay nakita niyang kumukulo ang langis na nasa botelya na kanyang laging daladala kahit saan siya magpunta. Sinabi nito na nakatitiyak siyang mayroong aswang na naroon at ang hinala nila ay isa sa mga huling dumating. Lumakas naman ang kutob ni Maricel na baka yung doktor pagkat matapos niyang tingnan ang kanyang ama ay namatay ito kinabukasan.
Nagbulungan sila at kanilang napagkasunduan na balagbagan ng walis ang kanilang pintuan. Ang kanyang tsahi naman ay sinindihan ang langis na umaawas mula sa botelya. Di nagtagal ay tama nga ang kutob ni Maricel pagkat napansin nila ang doktor na tila init na init ito na nag-umpisa na itong hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Napanay ang kamot nito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ilang sandali pa ay nagpaalam na ito sa kanila ngunit hindi naman magawang makadaan sa pintuan na mayroong walis na nakabalagbag. Kaya muli itong uupo at patuloy na magkakamot. Nabigla naman ang halos lahat ng taong naroon sa ikinikilos ng doktor. Habang patuloy na kumakamot ay may binulong ito sa kanyang alalay at pinaka-bodyguard. Hindi nila naagapan nang biglang alisin nito ang walis na nasa pintuan. At mabilis na lumabas ang doktor at walang lingon-lingon itong nagmamadaling lumakad na palayo kasama ng kanyang mga alipores. Matapos ang pangyayaring iyon ay buo na sa loob nilang ang doktor ang may kagagawa ng pagkamatay ng ama nila Maricel. Ngunit wala naman silang magawa pagkat wala silang matibay na ebidensya. Naging maugong ang usap-usapan tungkol sa tunay na kalikasan ng doktor na isa itong aswang. Kalauna nang hindi na rin siguro makaya ang matinding kahihiyan ay nagpasya na itong umalis sa kanilang lugar at lumipat. Ngunit wala nakakaalam kung saan. May nagsasabi na nang ibang bansa raw ito. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totong Kwento ng Kababalaghan. Top 5 Best Comments. Dadako naman po tayo ngayon sa bagong segment ng ating programa na kung saan po ay pipili tayo ng 5 pinakamagagandang komento base po doon sa kwentong kanilang napakinggan. At ito po ay in no particular order. Ang una pong komento ay galing po sa ating kasaging na si Sir Joseph Hamarulin. Ang sabi po niya, ha 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 ha, thank you po sir. Pero para sa akin lang po, you are at the top po. Smile tapos heart. Ayun sir, maraming maraming salamat po sa papuring binibigay niyo po sa akin. Hayaan niyo po at mas pagbubutihin ko pa. Again sir, thank you. Ang susunod naman pong komento ay galing po kay Ma'am Erlina Cock Jean Magnuson. Ang sabi po niya, sir, maganda ang kwento na to at magaling ka magsalaysay ng aswang story at ang ganda ng boses mo. Thank you. Mag-ingat po kayo, Boss Heart Heart from SE. Ayun Ma'am Erlina, alam ko matagal na po kayong sumusubaybay sa atin po mga kwento. Maraming maraming salamat po. Natutuwa ako at nagustuhan nyo, nagandahan po kayo sa kwento. Kayo din po, mag-ingat po kayong palagi. Salamat po ma'am. Next comment naman po, coming from G. Gabuway. Hello po, lagi ako nakikinig sa inyo, walang palya. Hindi lang po ako nakikita sa comments section lagi. Smile. Galing nyo po at magaganda ang story. Mabuhay po kayo. Hello po, welcome po ma'am G. Gabuway. Salamat po at nagugustuhan nyo po. Maayos kong na i-deliver ang mga kwento. Magaganda po ang istorya natin dahil po rin sa mga kasaging natin na patuloy pong nagpapadala, binabahagi yung kanilang mga karanasan. Salamat po kung nagagalingan po kayo sa akin. Mabuhay din po kayo at lagi po ay mag-iingat. Next comment po coming from Ma'am Marites Gibara. Ang sabi po niya, ito si Ma'am Marites talagang kasaging na to ever since. Ang sabi po niya, thanks idol, more aswang story, ingat ka din palagi. Huwag ka din magsasama mag-upload dahil libangan ko makinig sa horror story. Wala man palagi, nakakahabol din. More power and God bless hanggang sa muli. Ayun ma'am, thank you po. Ayaan niyo po, tuloy-tuloy lang po tayo mag-upload. Lalo pa nga't nalalaman natin ngayon na mas marami na po ang nakaantabay. Sumusubaybay nakikinig sa ating mga kwento. Ending ko to ma'am hanggang sa muli. Ayun ma'am, ingat po kayong palagi at maraming maraming salamat po. Next comment naman po is coming from
R. Kasaging Sunny Yen. Ang sabi po niya, thanks sa shoutouts, idol. Kahit di ako nagko-comment na shoutout nyo pa rin po name ko. Palagi po ako nakasubaybay sa programa nyo kasi sa TV screen po ako palagi nakikinig. Wow. Ganda pa rin po ng boses nyo at kwento. Ayun, Ma'am Sunny Yen, walang anuman po yun. Lahat naman po ay binibigyan natin ng pagkakataon na mabati. Again, maraming salamat po dahil patuloy kayo nakikinig at na gagandahan po kayo sa ating mga kwento, hindi lang sa boses ko. Maraming salamat po, Ma'am Sunny Yen. Okay po, yan po ang ating top 5 comments para po sa pagkakataong ito. Actually, napakarami po pong magagandang mga komento. Kaya lang tulad ng dati ay kulang po tayo sa panahon. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ilan po mga pagbati sa atin po mga masusugid na taga-subaybay. Binabati po natin si Ma'am Tess Achenza, Lynn Nobles, Melka Kila, Aya Casel, Jing Pamposa, Gionesel Albiola, Oni Ichan, Ana Duque, Irish Liamelo, Horror Story PH, Lassie Bruan, Irish Malik, Blessy Abami, Mona Diaz, Nelson Flores, Dina Dangaw, Crystal Minerva, Ernie De La Rosa, Sean Makabangkit, Mysterious Girl, Josephine Humaway, Cel Ampas, King Greggy, Richard Pandagani, Angie Mendoza, Haya Sanday, Candy Picardal, Danilo Mancera, Tris Bell Alaban, Regina Ahitan, Dre Acosta, Clarissa Ruiz, Mark Plano, Janelle Valenzuela, Jenica Montemayor Smith, Carmelita Pascua, Jovelin Solis, Imelda Reyes, Buddy 14 Gatdula, Jessica Estalianoo, Josephine Villanueva, Aris Pusang Itim. At sa lahat po ng mga bago nating kasaging, welcome po sa inyo. At ganun din po sa lahat-lahat po na patuloy na nakasubaybay at patuloy pong tinatangkilik ang ating mga kwento, lalo na po ang mga kababayan nating OFW. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.